Hello guys, welcome back to my channel. This is Melvin Nazario and you are watching Leas TV. Well, itong video na to ginawa ko para malaman natin kung ano nga ba yung dapat nating isalang-alang since tayo ay nasa stage na ng Claim Anywhere at hindi na natin to pwedeng baguhin dahil ito ay nailatag na ng pamunuan ng Paymaya. So, may mga errors kasi na nagaganap. So, ano nga ba yung dapat nating gawin bilang mga kapartners para hindi masira yung credibility natin dun sa mga customers natin na may mga nadadala na dahil nga hindi ma-claim yung pera nila. Pero bago tayo dumako dyan sa topic na yan, intro muna tayo. Well, ganito kasi yan. Dalawang bagay lang naman kasi talaga ang pwede nating gawin para tayo makapagtulungan at hindi tayo tuluyang masira sa mga customers natin. Kasi sa totoo lang, iisipin talaga ng mga customers natin na napakadaming arte ng Smart Padala nung una, tapos ngayon hindi na makuha yung pera. So parang waste of time sila at saka yung pera nila nai-stack sa cloud kung mag-iintay pa sila ng 60 days bago maibalik sa mismong sender. Yung una, meron tayong option pa rin dun sa application, yung tinatawag na pag magsisend ka, yung option na kung padadaanin mo ba siya sa Claim Anywhere or claim at one accredited agent only. So, ini-encourage ko kayo na gamitin muna natin yung 16-digit code via sending money. Kasi yun naman yung kinasanayan natin talaga. Hindi ko naman sinasabing huwag natin gamitin yung Claim Anywhere. Pero as of now, hindi pa kasi ganun ka-reliable para masabi natin na oh, okay na yung system na to, maganda to. Maganda naman talaga kung maayos lang sana yung format nung ating app. Kaso sa ngayon talaga, dahil hindi pa. So ini-encourage ko kayong lahat na gamitin muna natin yung mga 16-digit account natin para maiwasan natin yung problema. At ito yung pangalawa. Kung dumating man sa punto na talagang hindi natin maiwasan na gamitin yung option na Claim Anywhere, so much better bago natin i-process yung transaction, alamin muna natin kung tama ba yung ibibigay na anong tawag dito na information ni sender about dun sa pangalan at apelyido ni receiver. Kasi maaring tama yung ibinibigay ni sender customer na spelling ng pangalan at apelyido nung magki-claim. Kaso ang problema, mali naman yung spelling niya doon sa registration. So paano nga ba natin yan ma-check? So nakitaan ko ng isang medyo maganda-gandang paraan. Una, siyempre may lalapit sa yung customer. Magpapadala nga po, ito naman magsusulat ka. Or ipapasulat mo sa kanya, sige sulat niyo po yung informasyon niyo tungkol sa kung sino yung magpapadala, padadalahan, cellphone number nyo, cellphone number niya.
So kung magsusulat siya at wala siyang may provide na 16-digit number at ang gusto nga niya ipadaanin talaga sa claim anywhere, yun yung pagkakataon natin para i-double check yung pangalan ng claimer at cellphone number kung sa kanya talaga nakalink. So syempre ikaw naman pupunta ka sa application Smart Padala. So punta ka sa Padala. Pagpunta mo sa Padala ngayon, meron lalabas Enter cellphone number. Pag-click ng Padala, try ko yung so ayan, customer is registered. Yun ang lalabas. So lalabas yung complete name ko, Melvin Nazario, with cellphone number sa ilalim. Kasi ikaw naman nag-type ng cellphone number na yun, i-verify mo lang si sender kung registered. So since registered pala si sender at lumalabas dito yung buong pangalan niya at kung ano yung nakaregister na pangalan at apelido niya, pati spelling na nakaregister, so bakit hindi natin bago i-input yung pangalan at yung apelido ni sender dun sa umpisa pa lang, bakit hindi muna natin i-try na yung binigay niyang cellphone number ni receiver at pangalan ni receiver, yun muna ang i-input natin dun sa sender's information. Nang sa ganun, malaman natin kung accessible ba yung cellphone number na yon para dun sa apelido na pinrovide niya. Kasi doon malalaman mo na eh kung nakaregister, kung hindi nakaregister, not register. Diba? Lalabas, not register. May X pa nga. Pag may check na ganun, so ibig sabihin, yung apelido at yung cellphone number match. May bonus ka pa dyan. Yung pangalan, spelling ng pangalan lalabas. So lalabas pa dun kung ang pangalan ba niya eh may space sa let's say Mary Ann. Yung Mary Ann ba niya eh may space ba yung Mary Ann? Tapos yung apelido niya na tinype mo, kasi hindi naman lalabas yung pangalan na Mary Ann kung hindi tama yung pagkakatype mo ng apelido. So dahil doon, malalaman mo na kung si receiver ba ay registered at malalaman mo rin yung tamang spelling. So ang binigay ng customer mo, Mary Joy, kunyari Mary Joy, Mary Joy Nazario, so gamitin ko na lang kunyari apelido ko, Mary Joy Nazario, tinype mo yung cellphone number niya. Ito yung sinasabi ko yung sa receiving, ah. Halimbawa, magse-send si customer, bibigyan ka ng information bago mo i-type yung pangalan niya, Padala. Bago mo i-type yung apelido niya at cellphone number niya, try mo muna yung sa receiver. Yung sa receiver, cellphone number 0920-123-4567. Tapos apelido, Nazario. Pag-click mo, lalabas Mary Ann. Lumabas niya Mary Ann, pero ang sinulat niya Mary Joy. So ibig sabihin, ang talagang nakaregister yung Mary Ann, hindi yung Mary Joy. Ewan ko kung yung Mary Joy at si Mary Ann magkapatid o baka nagkamali lang ng pagkakaregister dun kay Mary Ann. Kasi baka ginawa lang Mary Joy, rather ginawang Mary Ann pero Mary Joy pala talaga. Maaring ganun, hindi natin masabi. Bonus na nga uli, sinasabi ko nga katulad dyan yung sinasabi ko, bonus na rin lang naman yung makikita mo yung pangalan niya, Mary Mary Ann Nazario, registered customer. Masasabi mo doon sa nagpapadala, kuya, ang pangalan po nung
Naka-register doon sa cellphone number nyo, Mary Ann, hindi po Mary Joy. So, Mary Ann po yung ilalagay natin dito, hindi po Mary Joy. Yun po yung ibibigay nyong information doon sa kukuha ng pera, saan sasabihin ninyo, Mary Ann Nazario. Ito po yung saktong spelling, may space or wala. Pagkatapos, yung cellphone number niya, o eh, si customer naman nagbigay nun, so alam nila yon. Basta importante, maibigay mo yung detalye. Tama. Ngayon, kung binigay ng customer, eh, eksakto na yung pagkakasulat niya ng pangalan at apelido. So, wala ka nang ibabang, wala ka nang babanggitin sa kanya. Wala ka na ring pangamba na isend via claim anywhere dahil yung magki-claim, eh, si Mary Ann. Tama ba ako? So, sana makakatulong tong kakaprasong nalaman ko at natuklasan. Wala tayong choice kasi sa ngayon. Kasi parang hindi naman ganun kadali talagang maayos ng IT yung problema diyan sa smart padala sa ating application. At bukod dun, sa ngayon medyo tahimik sila dahil hindi rin nila alam kung paano nila yan pabibilisin ang pag-aksyon. Wala naman silang pwedeng ibang i-blame. Wala silang pwedeng ibang masabi. So, yun lang din naman ang kaya kong ibigay na advice sa ngayon. Magtulungan tayo. Huwag nating hayaan yung customer natin manawa sa atin at magtiyagang pumila kay Palawan. Huwag natin bigyan ng pagkakataon na umahon si GCash at tayo magkawatak-watak dahil nasisira na yung kredibilidad natin bilang kapartners. Magtulungan tayo. Let's just help each other para umangat tayo. Sama-sama tayong umasenso sa larangan ng negosyo na to. Hanggang doon na lang mga kapartner. Sana maging happy lang tayo sa kabila ng mga nararanasan natin na to. Gusto ko lahat kayo, lahat tayo, sama-sama tayo, ibalik natin yung sigla sa smart padala. Iwasan natin yung sisihan sa isa't isa hanggat maaari. Sundin ninyo yung magagandang tips na sinabi ko at yan ang makapagliligtas lang sa atin sa problema ang kinakaharap natin ngayon tungkol sa issue ng claim anywhere. So muli, paalam muna sa inyo. Bye-bye!